So yun, good evening mga paps. It's your boy Papa P once again. And welcome to my channel, Papa P TV. In tonight's video, I'm going to review the Purple Panda lavalier mic. So yun, ang Purple Panda po ngayon sa market is nagkakalaga siya na approximately 2,000 to 3,000 po. At ito po yung isa sa pinakamaganda at isa rin sa pinakamahal na mic na makikita natin sa market sa ngayon. Pag bumili po tayo ng lavalier mic na Purple Panda, siyempre meron tayong box. Next natin dyan is yung pouch, yung manual. Tapos yung pinaka mic na TRRS, yung dulo. Next is yung 9.8 feet or almost 3 meter na extension wire na TRRS din ang dulo. Next, meron siyang TRS 2 pin adapter. Ito po yung kailanganin natin pag gagamitin natin ito sa GoPro. Next, meron din siyang mini USB adapter para sa mga unit ng GoPro from Hero 3 to Hero 4 or pababa na pwedeng lagyan ng mic. Meron din siyang foam at meron din siyang windslayer or yung bobcat na tinatawag para sa wind noise reduction natin. Okay, let's start with the setup. Tignan natin kung paano natin ikinabit yung GoPro sa helmet tsaka yung adapter paano natin ginamit. Okay, una syempre ikabit natin yung GoPro natin sa helmet. Tapos i-set up natin yung pagkakalagay ng mic mismo sa ating ano, sa ating helmet sa loob. Huwag masyadong itututok sa bibig. Next natin is yung TRS adapter na 2-pin na sinabi ko kanina. Yung po yung ikakabit natin dun sa mismong mic na TRRS, yung dulo na 3-pin. Okay, para gumana. Tapos ikakabit natin yung 2-pins sa mic adapter ng GoPro. Tapos yung adapter to GoPro, yon gagana na yon. Tapos doon naman tayo sa settings ng GoPro. Ang gamit ko po is yung standard mic lang. Pwede namang gamitin yung standard mic plus, kaso madadagdagan po tayo ng 20 decibel po. Pero kung kaya naman siya ng ganito, mas mami-minimize natin yung mga excessive wind noise o kaya excessive sounds na hindi naman kailangan. Tapos pwede rin natin i-on yung wind reduction or off. Okay, magsasalita lang na magsasalita. Naka-open pa rin po yung visor natin sa ngayon. Okay, mag-iwan lang ako ng mga konting safety advice. Okay, first is, bago tayo magbiyahe, palagi po natin ugaliin na tayo yung magdasal para meron po tayong laging guidance kay Lord. Next is, i-check natin yung sarili natin kung kaya ba natin. Mentally or physically fit ba tayo para bimahe? Diba? Pag pagod tayo, magpahinga tayo, pagtulog, matulog po tayo. Para ma-prevent natin yung mga untoward event like accident. Next is, i-check natin yung mismong motor vehicle na gagamitin natin. Kung sasakyan man o motorsiklo ito. Halimbawa, yung gulong, kung makapal pa ba. Yung preno natin, kung malakas pa ba. O na-maintenance na ba natin yung motor natin. Tsaka mga safety features like side mirror, signal lights, o kaya yung mismong helmet natin para maprotektahan tayo. At ang next natin is equip ourselves with the traffic rules and regulation para maiwasan tayong mabutasan ng mga enforcer at maiwasan tayong maabala. Okay, next is familiarize the road, syempre, para maiwasan natin yung gulat. Kumbaga, kung sasagad tayo sa ating kakayahan, mas maganda na yung kabisado natin yung daan, di ba? Next is be vigilant always, lagi tayong maging handa, and be observant to our surroundings. Okay, eyes on the road. Tapos road courtesy, magbigayan po tayo sa daan.
Yan. Huwag laging mainit yung ulo. Yun lang. So, yun. After natin i-apply yung mga sinabi ko kanina, kahit papano, hopefully, na mape-prevent natin to. Una, yung ma-aksidente tayo sa sarili natin. Pangalawa, yung maka-aksidente tayo dahil sa aksidente natin. Pangatlo is yung ma-aksidente tayo ng iba. Diba? Yun lang. So, yun po guys. Nakabukas po yung visor natin. Tapos, napakalakas po ng hangin. Tignan natin yung quality ng boses, kung malinaw pa rin ba siya kahit sa windy environment. Okay. Mic check. Mic check. Malakas po yung hangin natin ngayon. Yan. Check. Mic check. Okay. Takbo natin po ay 80. Yan. A few moments later. So yun, ang iingay ng mga motor. Ayan o. Masisi yata o, no? Tunog 80, takbong 30. Alright. So yun guys, tapos na akong magsalita na magsalita. Dito ko na tatapusin tong vlog na ito. Sana nabigyan ko ng justice yung quality ng mic. Kung na-review ko ba ng maayos. Sa akin naman, para sa akin, solve na ako. Sabi ko nga, sa motovlogging talaga, trial and error tayo. Mag-invest po tayo ng mga gamit natin kasi tayo rin naman yung gagamit eh. Diba? Pag nagtipid talaga tayo, makakompromise talaga yung quality ng audio natin, diba? Siyempre, kung ano yung gusto natin ng linaw ng video, gusto rin natin ng malinaw na audio quality. So yun guys, once again, it's your boy Papa P. Please support me by hitting the subscribe button. God bless everyone and ride safe.